Hard work pays off. Katagang magdadala sa'yo sa tagumpay. Tulad ng tagumpay ng isang PBA player na ating babalikan ang kanyang kwento kung paano siya nagsimula sa basketball at kung paano niya hinarap ang mga matitinding pagsubok na kanyang naging motivation para maabot ang tagumpay. Ako nga pala si Kino at welcome sa aking channel, From the Side. Pinanganak noong July 7, 1989 sa Makati City. Pero dahil broken family, lumipat at lumaki na sa Cagayan de Oro. 11 magkakapatid sa 4 na ina. Sa edad na 2 taon, wala nang nakasamang nanay. Kaya naman hindi naging ganun kadali ang buhay ni Poy Eram nung siya ay bata pa. Dahil sa ganung klaseng pamumuhay, naranasan ni JP na kumakain na lamang ng 1 beses sa isang araw at kung minamalas-malas pa, hindi na kumakain pa. Volleyball at hindi basketball ang unang sports na nakahiligan ni JP. Pero dahil naimpluwensyahan ng mga kaibigan mula volleyball, nag-switch siya sa basketball. Ayon kay Poy, he don't like basketball ever since. Ayaw daw niya kasing nasasaktan. Dahil talagang pag nasaktan daw siya, umaayaw na siya. Pero dahil maraming nagsasabi sa kanya na walang pera dyan sa volleyball. Dahil nga naman, nung panahon na yon, wala namang pro volleyball na liga sa Pilipinas. I'm not sure kung meron na ngayon. Late na nang matutunan ni Poy ang basketball. Ayon nga sa kanya, natutunan niya ang basic basketball nung siya ay nasa 4th year high school na. 19 years old nang maging pulido na ang kaalaman niya sa paglalaro ng basketball. Pero para kay JP, hindi naman niya hinahangad that time na makapaglaro siya sa PBA balang araw. Dahil that time ay ginagamit niya lang ang basketball upang siya ay makapag-aral. Dahil ang kanyang first priority ay yung makatapos ng pag-aaral, makapagtrabaho upang maiahon niya ang kanyang pamilya sa hirap ng buhay. Naging varsity ng basketball sa Xavier University or Ateneo de Cagayan sa isang Unigames na discover ng Ateneo de Manila si Poy Eram. Pinag-try out, nakapasa at pinaluwas na sa Manila noong April 2009. Sa kanyang unang taon, inilagay muna siya sa Team B. The following year, matapos graduate na sila Noy Baclao, Rabah Oluseni, nabigyan ng pagkakataon si Poy Eram na ma-line up na sa Team A. Though isang role at bench player, nakakuha si Poy Eram ng 3 championship sa Ateneo sa UAAP. Pero sa kanyang college days, sinubok din si Poy Eram ng matinding pagsubok. Taong 2012, nagkaroon ng ACL si Poy Eram na naging dahilan upang mahinto sa basketball. Para kay Poy, nung panahon na yon, gustong-gusto na niyang i-quit ang basketball. But end of the day, hindi sumuko si Poy. Nag-join sa PBA draft noong 2013 at napili ng Talk and Text 15 overall pick sa second round. Hindi man napasama sa official lineup ng Talk and Text, naging practice player ng Talk and Text si Poy Eram sa loob ng 10 buwan. Though practice player lang, ang kanyang mga nakakalaro ay ang mga tula nila Donny Siegel, Sean Anthony, Rene Del Docampo, Kelly Williams, Ali Peak. Kaya naman, kahit practice player lang, nahasa ang kanyang paglalaro. Taong 2014 nang magdesisyon ang Blackwater Elite na pumasok na sa PBA. Pinakawalan bilang practice player ng Talk and Text si Poy Eram at pinili ng Blackwater 11th overall sa expansion draft behind Danny Ildefonso, Phil Cervantes, Alex Nuiles, Mike Borcher, J.R. Kualing, Hans Tiele, Eddie Laure, Alvin Padilla, Brian Faundo at Jai Reyes. Yang mga players na nabanggit ko bukod kay Brian Faundo hindi na po naglalaro sa PBA. Matapos malipat sa Blackwater Elite, nangyari na ang revelation ni Poy Eram. Naging isa sa mga pangunahing player ng Elite at naging tapal king ng PBA. Pero matapos ang magandang umpisa sa paglalaro sa Blackwater, nasubukan na naman ang tibay ng loob ni JP Eram matapos ma-injured na naman ng ACL at 2 pagkakataon sa kanyang karera sa basketball. Pero dahil naranasan na ni Poy Eram nung siya ay nasa college pa, naging matatag at mas lalo pang bumangon. Nang siya ay makabalik, tuloy-tuloy pa rin ang magandang nilalaro ni JP Eram. Sa katunayan, napasama pa
sa Gilas, Pilipinas. Taong 2018, na-trade sa NLEX kapalit ang rookie na si Paul Desiderio at Filipino-American na si Abu Trotter. At ngayong taon lamang, kabilang si Poy Eram sa isang controversial trade na naging daan upang malipat si Poy Eram sa Tokentex na siyang nag-draft sa kanya 6 years ago. Ang kwento ni Poy Eram ay isa lamang senyales na kung ikaw ay nasa ibaba ngayon, darating ang araw ikaw ay mapupunta sa ibabaw. Maging positibo, huwag kang susuko, dasal at hard work lang ang kailangan. Maraming salamat and God bless you all. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. In a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. Yeah. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. Yeah. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I said I'm moving too far.